Umaya ka ba ng one round at saka two rounds? Take you, anak na tinulang man. Pang-asar tong tawa to. Anak tayo pang tawang iba eh. Dito tayo. O, sana all daw. Sana all. Sana all daw. Sana all talo. Ganun. Sana all. Awayon nyo yung referee ha. Drama sa Japan. So, magandang umaga sa lahat mo na kantabay natin dyan. Ayun. Bakit hindi kayo nag-type dyan? 16 million the house game. Mga basher ko ata ito ah. Type 1 po sa mga hindi basher dyan. Kung basher kayo, type 2 na lang po ha. Oo naman kayo magalit sa magandang kay ganda eh. Pansin nyo ba yung malaking channel dyan, Omiya kahapon? Magkano kaya yung talo niya? Sino kaya yun? Disappointed daw sila sa performance ni Casimiro kahapon dito kay Ugoni ng Japan. Oh. Seb, kumusta Seb? Tre, ano ka, hindi ka basher, hindi ka rin supporter, ano ka? Alien, ganun, ha? Seb, ang aga-aga mo si pa. Mag-copy ka muna, Sip. Anong oras ba dyan, Sip? Ayun. Salit ko, pinto muna. Alods, daming pumuna, mahina daw, stamina ni Casimiro, eh lahat nga ng round, lumipad ulo ni Ugoni. Ayun ko lang sa, ayun ko lang idol, you know? Mahina daw, pero sino ba ang ano, sino bang binugbog at saka sino bang umayaw? Mukhang si Ugoni ata. Bicol Vlog, shout out sa good morning sa dyan, idol. Salamat sa pagpunta, idol. Ha? Copy ka muna, idol. Saan bansa ka ba? Nang ma-shout out kita. Bicol Vlog. Ayun. So anong mo, idol? Nakakusta ka ba kahapon, idol? Copy lang tayo, idol, muna ha. Green tea na ito sa mga kaibigan natin. Diba? Sa pagpunta, bago ka lang dito, pero welcome ka dito sa ating live dito sa TJL Sports TV. Siyempre, dito po tayo sa mga boxingero, no? Hindi po tayo doon sa mga maritisero, no? Dito tayo sa boxing. Kasi, alam mo yung boxing, mga idol. Yung mga boxingero natin, boys, buhay yan. So, yung mga nagsasabi, hindi daw maganda yung performance, disappointed daw sila. Saan banda doon ang disappointed? Hindi pa nga tapos yung laban, eh. Hindi pa nga tapos yung round. Hindi pa tapos yung 10 rounds. 3 rounds pa lang. Going to 4 rounds pa lang. Tapos, bug-bug naman si Ugon, eh. Pero gusto talaga nila, mga idol, na TKO ka agad. At saka, siyempre, grabe kasi yung expectation nila kay Casimiro, mga idol. So, ganun talaga, kapag hindi sikat. So, kumusta lang naman sila ang mga hitters ng siguro, kulang-kulang mga palagay natin. 5K, no? Kasi, siyempre, Casimiro, hindi daw sikat si Casimiro. Pero, yun, natalo sila. Naiiyak naman sila. Hindi po natin masisisi yung yung laban ni Champ Casimiro. Malaki talaga, marami talaga yung talo. Pero damdaman naman natin, mga idol, yung disappoint kasi. Ni-expect kasi yung mga tao kasi talaga, yung lalong-lalo ni yung mga tumataya talaga ni Champ Casimiro. Na 2-3 rounds talaga, 1 rounds, talo talaga. Kumbaga TKO ang gusto niya. Kaso hindi po natin alam yung magiging resulta ng laban. Oo. Kasi nga, medyo nagpahinga daw si Champ Casimiro ng 2 rounds. Pero ganito kasi, mga idol, yung round 1 kasi nakikita natin, binanatan si Champ Casimiro ng si Ugoni. So, pinadama ni Champ Casimiro yung lakas niya, no? Oo, kumbaga ginulat niya kung may takot ba. So, ang mananap, medyo makunat din talaga. So, medyo
pumalma kunti si Chen Casimero, relax muna kunti. Kumbaga, naghahanap ng strategy. Naghahanap siya ng paraan kung paano niya makuha, no? Makuha itong si Ogoni. So kung napansin niyo mga idol dito sa 2 rounds sa patapos na, nagkaroon na po ng tama si Ogoni at muntikan na pong ma-knockdown. May part doon na knockdown si Ogoni pero hindi binilangan. Totoo lang. Oo. Ang sabi ng referee, nadulas lang daw. Saan pa kaya bundang nadulas yun? Oo. Wala eh. Pero ganun pa man mga idol, siyempre, naintindihan naman natin yung mga iba natin, mga supporters o mga haters na talagang gusto nila na tawag dito. Gusto nila na ano, take it kaagad. Laki ng expectation. 25 million the house, guys. Shout out sa lahat po na nakantabay. Oh, bago na pala. Shout out sa iyo, Daddy. So, magandang umaga. Ohayo gozaimasu sa part ng Japan. Kailan shout out dyan sa aking mga Yoshi U409, kay Jinad Garcia, kay Sir Markel News, at siyempre ang Tim Casimero, no? At siyempre yung kanyang promoter, si Masayuki Ito. Tama lang yun. Ganun ang pinakita niya, Alas Idol, para labanan ni Wes. Raylan Napaharito, Miguel of shoutout, taga Katip, KSA. Yan po, si ating idol natin dyan. O, oh, mukhang marami atang nakuhang blazing ito. Eh. Ate Mia Rosano, shoutout sa inyan, idol. Matik yan, sabi ni Sir. Kuya Hermo, Miguel of shoutout sa inyan, kumusta? Mukhang si Kuya Hermo, mukhang palipad-lipad lang ito. Ah. From Yoki, pumunta na naman ng Japan. Huwag yung gazayman sa lahat ng damay. Rolly Tumimbang. Morning Idol, patuloy ang dramahan sa Japan. Patuloy. Rila Napaharito, shout out Idol. All the way from Katika is A. Mga idol natin dyan. Nakantabay lang. Mekos-mekos na yan, ha? Tama, Lods, kasi hindi naman talaga pressure fighter si Champ. Technical, siguro hindi sila magkapareho ni Manny Pacquiao. Dito to lang mga idol. Ako naman po ay talaga namang siyempre gusto nating manalo si Champ Casimero. Pero ganun pa man mga idol, hindi po natin pwedeng sabihin na bawat laban ni Champ Casimero ay tiki o agad. One round, two rounds, ganun. Depende po yun. Kasi sa mga boksingero kasi, lalong-lalo na yung ating mga boksingero talagang nagtitraining. Kaya nga, talagang kawawa ang mga boksingero natin. Medyo mabas pa, masabihan ng hindi maganda, talo pa, yung mga ganun. Sarap kumain ng nitibushi. Totoo naman talaga, Idol Bicol, Manny Pacquiao is Manny Pacquiao. General Casimero, kaya nga tinatawag natin ang angas ng Pinas eh. Kasi maangas siya eh. Sa lona, sa camera, wala din problema doon. Ang importante, lumaban naman siya. Pinakita naman niya na talagang unang round talaga ay talagang binakbakan itong si Ogoni. Talaga namang pumatras itong, akala ko nga magbasketball na lang sila. Bibigyan na lang ng bola yun. Oh, kaso nagdala ng glove. Ang tangkad eh. Pero grabe din talaga. Oy, Bench Baras, ikaw ha. Ang lato-lato na naman yung tinira mo. Dalawa pa naman yung bullshit ko talaga. Ingit na naman kami sa iyo, ha. Pero siyempre, Gio Santisima, kahit natalo siya, congratulate pa rin sa ating mga boxer. Siyempre, itong si Benz Baras ay nanalo po, no? At decision naman, pero importante ay nanalo pa rin. Talagang nanalo. Panalong-panalo talaga. Dalawa pa namang natulato yung niniyakap ka. Ang kukumilo, ang lalaki. O, Saludar din ay nanalo. So, congratulations kay Saludar. Hindi tayo na-expect, no? Hindi tayo nag-expect ni Saludar, pero yun, round 1 lang. Ang ganda na pinapakita. At yung isang Pilipino din na si Dinya ay natalo naman decision, pero congratulations pa rin sa ating mga ating mga pambato diyan sa Pilipinas.
So this coming November 15, mga idol, huwag na kayong kalimutan, laban po ni Ang Kahas kontra kay Takuma Inoue, no? Championship bout po ito. Kumbaga mandatory challenger po itong si Ang Kahas. So hopefully, ito yung opening po sa ating long battle na si Ang Kahas. Makasama kami kahapon ni Vince Paras. Sabat, teka. Malupit talaga si Vince Paras. No? Vince Paras, congratulations sa idol. Balato naman, kahit yung kokomelon lang. Okay? Ay, totoo lang mga idol, wala naman po tayong ano, ang sa atin lamang, totoo pong nangyari. So kahapon po mga idol, isang araw pala, nakita natin, kahapon pa yung laban. Kakatawa, pumusta, natalo lang, iyak na pati sariling kababayan, ibabas na. Sabi ni RG Felix, shout out sa iyo idol, RG. Feeling ko talaga idol, hindi naman po tayo, feeling ko lang talaga, no? Medyo nakapusta talaga sila ng malak. Kasi grabe din lang talaga ang kanilang ano, disappointed daw sila. Ganun daw yung performance si Casimero. Hindi ko lubos maisip mga idol, saan banda kaya yung performance si Casimero na palagay nating mali. Gusto kasi nila idol in one round siguro kailangan matumba umatik yung si Ubomi. Yun talaga sigurong gusto nila. Oo, yun talaga ang gusto nila mga idol na ito si Ugodi in one round matiki una. Hindi naman po pwede siguro yun. Depende kasi sa laban yun. Kung may chance na itiki una si Casimero, depende yun sa takbo ng laban. Pero ganun pa man mga idol, siyempre, lahat naman tayo dito ay gustong-gustong manalo si San Casimero. Oh, maraming nagsasabi mga idol na yung ticket daw ni Champ Casimero kay Inoue, wala na daw. Kasi hindi na daw niya natalo si Ugoni. So, para sa akin naman mga idol, mas lalo sigurong matakot si Inoue kung in one round pa lang natiki una si Ugoni. 'Di ba? Dalawa kasi yung advantage nun at dalawa ding disadvantage. Itong si Champ Casimero maaring ayaw labanan ni Inoue dahil matakot. Marami naman nagsasabi na hindi naman takot si Inoue. Pero ang tanong kasi, totoo ba talagang lalabanan ni Inoue si Champ Casimero? Kasi ngayon kasi, hindi niya natalo si Ugoni at ayun ang issue, wala na daw ticket si Champ Casimero kay Inoue. So, ay ibig sabihin pala, mayroon ng reason si Ugoni na si Inoue na ayaw labanan si Champ Casimero kasi yun daw ang ticket niya eh. Real talk po tayo dito mga ay. Ang una talagang sitwasyon na ayaw labanan si Champ Casimero ni Inoue, takot talaga. Pangalawa, wala pong belt si Champ Casimero. No? Wala pong belt. Yung mga nagsasabi na ano ba yun, si Casimero, wala namang title fight? Wala naman talagang title fight ngayon. Kasi wala pong bakante. Tandaan po natin, yung apat na belt po, dalawang tao po yung humahawak. Ngayong December 26 ay maglalaban po si Naoya Inoue at saka si ano, si Marlon Tapalis for undisputed. So ngayon, kung sino pong mananalo sa kanilang dalawa, depende po kung sino ang kanilang lalabanan o kung ayaw pa nilang umakyat sa featherweight division, maaari magdepensa sila. So hindi po natin alam kung sinong lalabanin nila. Ngayon, may issue nga itong si Inoue. Ang gusto niyang labanan si Casimero. Pero ang tanong kasi, totoo kaya? Baka naman nag-hype lang yan. Kasi may laban si Inoue versus Tapalis. Pero hindi pa rin natin, hindi pa rin natin nawala yung, ano natin, yung, siyempre, yung trust natin sa promoter ni Champ. Kasi yun naman talaga ang sinabi nila na napag-usapan na nila. So mayroon na daw pag-uusap yon dito sa promoter ni Champ Casimero at promoter din ni Inoue. So, titingnan natin
kung matutuloy ba, pero ngayon kasi marami na nagsasabi na yung ticket ni Cuadrolas Casimero na labanan itong si Nauya Inoue ay nawala na sapagkat hindi na daw niya natalo, o hindi daw natalo niya si Ugoni. Make sense, no? Natawa ko, di daw mananalo. Mananalo, swerte pa nga daw na hinto ang at draw. Kawawa yung Ugoni kung itulo. Totoo yun ha, RG Felix ha. Kasi yun ang tatanong ko sa inyo, no? Kung sakali po ay natuloy yung laban, kung sakali naman natuloy yung laban, ano mangyayari kaya? Ano mangyayari kay Ugoni? Kasi ganito kasi mga idol. Pansin niyo yung one round. Yung pansin niyo yung one round. Binigay ni Casimero yung mga patama. Nung nakita ni Casimero na alam na niya kung paano niya kukunin itong si Ugoni, nando na, kumalma na si Cham Casimero, medyo pinag-estudihan na, pinag-isipan, pinag-ano talaga na kung paano niya. Kung makikita nyo, itong si Ugoni nung last round na sa 2 rounds, yung 2 rounds na nagkaroon na po ng natamaan si Ugoni dito at napasandal doon sa luna, na si Baidabi lang yun. Na si Baidabi yun eh. So doon na. No? Hinay-hinay ng kinuha ni Cham Casimero yung kahinaan ni Ugoni. Kasi hindi mo pwedeng pasok-pasukin si Ugoni ng basta-basta may jab at saka strip. O, yung mga nagsasabi na tinamaan si Cham Casimero, nasaktan, wala kong problema yun. Kasi boksingero yun sila. Matatamaan at masasaktan talaga sila. Ganon yun. Idol, walang kay Casimero ang mali ang mga hapon ang walang alam kung hindi pumayaw ng laban. Yun lang. At isa pa, grabe po, napakabilis lang po na parang tinigil ka agad ng laban. Oh, tinigil ka agad ng laban eh. Oh, although totoo mayroon namang ano, doktor, pero nung bakit hindi nilang nilagyan ng ano 'yon tapos tatanungin kung tatanungin yung player kung lalaban pa ba o hindi kasi maliit lang naman. Siguro natakot sila kasi may dugo. Eh kung pinahiran yung dugo, wala na. Pinahiran yun ng ano, petroleum jelly. Wala na. Di ba wala na? Ah, malaki talaga ang expectation nila talaga. Hindi natin masisisi yung iba. Sabi nila, yung supporter daw ni Cham Casimero sila. Supporter daw sila ni Cham Casimero. Oo, pero iwan ko lang kung supporters ba talaga sila. Kasi wala naman akong nakitang mali doon sa laban ni Cham Casimero. Ba? Wala akong nakitang mali doon eh. Saan yung mali doon? Hindi naman po pwedeng sugod ng sugod si Cham Casimero. Hindi naman po pwedeng ganun. Hindi naman po pwede. Kailangan ano. Wala pong masama sa kung istadihan mo. Ayan, nakuha ko na ito. Ano. Nakita niyo yung mga suntok ni Cham Casimero. Solidong solido. Eh si Ugoni. Maraming suntok din si Ugoni, jab, straight, pero hindi makakatama. Makakatama man minsan, pero ano lang, dapless lang. Pero yung kay Cham Casimero, may part pa nga yun eh, may part pa nga yun na tumba itong si Ugoni, pero hindi naman. Oh. Diba? May part pa na si Ugoni ay natumba. So, kung titingnan mo yung laban ni Cham Casimero, wala akong nakita ng ano dun eh. Kumbaga, round 1 up to round 3, kontrolado ni Cham Casimero. Masyado lang tayong, no, masyado lang kayong sobrang expectation ni Cham na 1 round, 2 rounds, TKO, o baka naman, eh, malaki talagang kusta. No, kumusta talaga kayo? Eh, wag naman sana yung bahay't lupa ninyo, sasakyan. Pinupusta nyo ha, mahirap naman yun. O, mayroon namang umakyat doon sa malaking channel, hindi ko na lang babagitin ang pangalan. Kumusta daw siya kay ano, Ugoni? Supported daw siya ni Casimero, pero ni Cham Casimero, pero kumusta daw siya kay Ugoni? Kasi alam daw niya. Ha?
ikaw pupusta ka ano ka ni Cham kasi meron kunyari ikaw yung isa ka sa mga supporter ni Cham tapos pupusta ka kay Ugoni. So talo ka pa rin kasi draw ang nangyari. Do you think kung tinuloy yung laban na yun after ng hitbat, palagay natin hitbat, ano man lang ano mangyayari kay Ugoni? For sure. Ako hindi ko inano ah. For sure. Tiki ang kinalabasan yun. Alam na ng referee. Alam na lahat noon na kung ano ang kahinanat na ni Ugoni. Gusto nyo kasi pag sinabi ni Champ Casimero nalilipad ang ulo pag nasuntok si Ugoni, lilipad yung ulo. Hindi naman po ganoon. Kuya Joseph, shout out sa inyo. Hello, uso po ba ang toxic sa channel na ito? Wala namang toxic dito, Kuya Joseph eh. Baka sa ibang channel 'yon, Kuya Joseph, wala pong toxic dito. Sa channel ko, Kuya Joseph, wala pong toxic dito. Dito ay boxing ano to? Boxing ang pinag-uusapan. Pero kung yung Martisan, hindi ko alam sa kanilang channel yun. Yes, nagdadrama. Oo. Pero kapag may magtangka naman na makipag-argumento, basta about lang sa boxing, wala pong problema. Nandito po ako, sasagutin ko kayo. Pero yung Martisan, about sa personalan, wala po ako. Hindi po ako mangialam dyan kasi hindi ako mahilig sa mangialam ng mga personal na buhay. Tangkang mga Hapon, tung boxing, ang laban puro kadramahan. Kakapanood nyo lang ng drama. Shout out sa inyo lahat dyan sa part ng Japan. Mga Japanese. Mahilig sila telenovela. Oh. Kita naman natin idol eh. Pwede naman anuhan yun eh. Anuhan ng petroleum jelly. Pero pag makita na ano, wala eh, wala naman. Diyos ko po. Dito, o dito, wala naman. Nilagyan ng ano, pagkatapos, wala na. Wala po. Dito po, wala pong toxic dito, pero argumento pwede. Basta part lang ng boxing. Pero kung about naman sa personal, ayaw ko po makialam dyan. Ayaw ko makialam kasi wala po kong alam dyan. Yung mga decision, mga personal, wala po kong alam dyan. Wala pong ako yung Joseph, shout out si Jan sa Japan nyo. Wala po ako, hindi po ako umadun sa mga personal. Yung mga toxic dito, about sa boxing, okay lang yun. Basta sa boxing lang. Pero sa personal na buhay, hindi ako mangyalam, bahala kayo. Nire-respeto ko yung lahat sa mga opinion nyo. Pero about naman sa mga personal, hindi ako mangyalam. Basta sa boxing lang tayo. Hindi po ako mangyalam sa personal po. Sorry. Siguro ako magkomento, opinion. Pero just ano lang, pero hindi ako mangialam. Mga decision about sa ano. Kasi about naman sa career ni Cham, maayos naman career ni Cham. Mayroong promoter, mayroong manager. Finish, wala na. Ganun lang kasimple. May coach. O kapag kumuha silang strength conditioning coach, maganda. Mas maayos. Okay. Kung kukuha pa sila ng extra na coach na may mag-ano, depende. Depende po lahat yan sa manager at saka promoter. Lahat po ay nakadepende po yan sa promoter at saka manager. Ganun po yun. Yun lang ang ano ko. Pero about sa personalan, hindi po ko mangingalam. Sa decision, whatever. Kasi sino ba naman ako? Wala po akong ano. Bilang boxing fans lang po ako. Oo. Boxing fans lang po ako. Basta ako, I stand na sa boksingero tayo. Sa boksingero tayo. Kasi, tawag dito, nire-respeto ko po ang lahat ng bawat tao. Ang bawat pong opinion nyo. Hindi po ano. Siyempre, yun nga, malaking channel na mukhang may umiiyak ata, na disappoint daw siya na draw or hindi daw maganda yung laro ni Cham Casimero. Ewan ko, hindi ko po nakitang hindi maganda yung laro ni Cham Casimero. Kasi, okay naman, maayos naman lahat yung laban ni Cham. Balikan niyo yung referee. O, bakit mo hininto agayin to? O, magsabi naman si Butiki, si SB. Maliwanag yan sa ano niya. Na sinadya daw ni Cham Casimero na hitbatin kasi talo na daw siya. Anak ng tinulang manok.
matagal ka na sa ano ng boxing pero hindi mo alam yung sinasabi mo. Ano nga sinadyang ano? Napakalayo naman. JB, shout out sa iyo dyan, partner. Welcome po kayo lahat dito mga idol ha. At kung gusto nyo ano, panalo na si Cassie. One Life Man, shout out sa iyo dyan. Kung gusto nyo pong umakyat at magbigay po ng komento, welcome po kayo dito. Basta wag lang magmura at saka siyempre kung anong masasabi nyo. Kasi marami pong mga channel dyan na malalaki na mukhang umiiyak. At maraming simpati daw na talagang talo naman daw si Champ Casimero at mahina na daw ang kanyang tawag dito, ang kanyang stamina. Pero ako wala pa akong makitang mahina ni Champ Casimero. Edmar Barzal, shout out si Jan, maganda. Basta, Basher, walang maganda. Basta welcome po tayo lahat dito. Basta argumento, wala pong problema. Basta part ng boxing, lalong-lalo na. Sa mainit po na usapin, Cuadro Las Casimero, draw daw. So, ako, para sa akin, hindi naman draw yun. Kasi one round, two rounds, three rounds, si Champ Casimero naman ang nagdumina. Aga-aga, idol, morning. Siyempre, morning. Ohayo gozaimasu sa Japan. Shout out po sa lahat dyan, mga idol natin. Kung lumampas pa ng round 4 yun, ay umabot ng desisyon, panalo si Champ, sabi niya. Well, kung umabot po ng 4 rounds yun na RJ, wala, natikio na yun si Ogoni. Alam na ni Champ Casimero ang kahinaan ni Ogoni. Alam na niya. Round 2, mga idol, ano na po si Ogoni? Baka puro talo sa talpak pati. Yan nga, David, na mag-alasin, no? Ako po, hindi po ko sinasabing talagang, baka, ano, baka. Baka po natalo sila at napumusta talaga ng round 2 at saka round 1 na TKO. Kasi nga, na-underestimate nila si Ogoni. Kasi nga, si Ogoni daw, semi-retired, tapos, anong tawag dito? Semi-retired si Ogoni at hindi daw matinik na boxer. Hindi talaga maano na boxer si Ogoni. Pero para sa akin naman kasi, world champion kasi yan. Gaya ng sinabi ko dito mga idol, never po ako nag-underestimate ng kalaban. No? Tingnan mo naman, si Ogoni, sinabi ko nung nakaraan na hindi po natin pwedeng ismolin si Ogoni. Kasi nagiging world champion yan sa, dito sa division na ito, sa super bantamweight division. So, gaya ng sinabi ko, talaga pong hindi po natin pwedeng maliitin ang kalaban. Ganon din si Champ Casimero. Ganon din si Champ Casimero na talaga naman si Champ Casimero po hindi po nang mamaliit ng kalaban. Yung mga sinasabi ni Champ na pumutolo o whatever, that's a part of ano, hype. Kung baga kung sa magluluto ka ng ulam, that is isa sa mga ingredient para sumarap ang ating pagkain. Ganun lang yun. Importante, idol, maganda pinapakita. Oh, maganda naman ah. Oh, wala po akong nakita hindi maganda sa ano ni Champ Casimero. Sorry ha. Sa lahat po ng mga taga-Japan dyan, ng mga team Casimero dyan. Migalam, shoutout sa inyo dyan at ingat po kayo lagi dyan ha. Siyempre, sa lahat po ng mga ating mga Casimero fans at mga, siyempre, mga tropa natin dito, iba-iba po naman ang ating opinion, iba-iba po ang ating mga comments, pero importante mga idol ay kaisa pa rin tayo sa boxing.